Kamot dito, kamot doon. Ano-ano nga ba ang dahilan ng pangangati ng balat? At ano ang mga paraan na pwede nating gawin para mawala o mabawasan ito? Yan ang ating sama-samang pag-uusapan at aalamin ngayon dito sa Karunungan TV. Pruritis ang medical term sa pangangati ng balat. Ito ang uri ng pangangati na talaga namang mapapakamot ka. Normally, hindi seryosong kondisyon ang pangangati sa balat, ngunit nagbibigay ito ng discomfort. Minsan naman, ang pangangati ng balat ay maaaring sanhi ng isang seryosong karamdaman. Common na dahilan ng pangangati ng balat ay dahil sa pagkakaroon ng dry skin. Common itong umaatake kapag taglamig o kaya naman tag-init. Ang ilan pang dahilan ng pangangati ng balat ay maaaring sanhi ng pagkakaroon ng sakit sa balat. Ang ilan ay sa pagdadalang tao. Maaaring side effect ng ilang gamot na iniinom. Pwedeng dahil sa allergies, diabetes, aging, HIV, at cancer. Kapag alam mo ang sanhi o dahilan kung bakit nangangati ang iyong balat, maaari mo itong maiwasang mangyari o kaya umatake ulit. Halimbawa, kung ang pangangati ay dahil sa allergies, kailangan mong iwasan ang mga bagay na nakaka-trigger sa iyong allergies at dapat may nakahanda or may stock ka na gamot para sa allergy na nireseta ng iyong doktor. Kung ang pangangati naman ng balat ay dahil sa diabetes na sakit, pwede na ibig sabihin nito ay hindi mo nakokontrol ng maayos ang iyong sugar levels. Ibig sabihin, kailangan mong sundin ang instructions sa iyo ng iyong doktor sa pagtitake ng mga gamot, pag-exercise, at pagkain ng masusustansyang pagkain. Kapag ang pangangati naman ay dahil sa iyong pagbubuntis o pagdadalang tao, which is nangyayari sa ilan, huwag kang mag-alala dahil after 9 months, pagkalabas ni baby, ay kusang mawawala ang pangangati ng iyong balat. Narito ang ilan sa mga pwede mong subukan na gawin para mabawasan at mawala ang pangangati. Menthol. Ang menthol ay isang essential oil na kabilang sa mint family. Mayroon itong cooling effect na makakatulong para mawala ang sakit at pangangati. So next time na mangati ang balat mo, pigilan mo itong gamutin. Subukan mong magpahid sa nangangating balat ng oil or ointment na mayroong menthol, gaya ng Vicks Vapor Rub at Efficacent Oil, na madalas nasa kabinet lang ng mga titas and titos. Apple Cider Vinegar. Hindi lang pampasexy. Ang apple cider vinegar ay mayroong acetic acid na matagal nang ginagamit bilang natural wound disinfectant at antiseptic. Makakatulong ito sa pangangati ng balat, even sa anit. Yan ay ayon mismo sa National Psoriasis Foundation. Nire-recommenda nila ang paghalo ng apple cider vinegar at tubig gamit ang 1-to-1 ratio. I-apply ang solution sa anit o makating balat. Hayaan itong matuyo bago banlawan ng maligamgam na tubig. Warning para sa area na may fresh na sugat. Ang paggamit ng suka ay pwedeng magdulot ng burning sensation. Kaya iwasan ang pagpahid nito sa may mga sariwang sugat. Cold compress. Ang cold compress ay nakakatulong para mabawasan ang inflammation na maaring nagko-contribute sa pangangati ng balat. Kaya isang magandang paraan para guminhawa ang nangangating balat ay ang paggamit ng cold compress. Maaring gumamit ng bimpo na binasa sa malamig na tubig or yelo. Ipatong ito sa nangangating balat sa loob ng 5-10 minuto. Maaari mo din ilagay sa ref ang moisturizer, lotion, or cream na ginagamit mo. Moisturizers. Moisturizers gaya ng creams or lotions ay makakatulong para ma-hydrate ang outermost layer ng balat. Mahalaga ang pagkakaroon o paggamit nito, lalo na sa may mga skin conditions na nagiging sanhi ng pangangati at panunuyo ng balat. Pinaka-effective ang paglalagay nito pagkatapos maligo habang medyo basa-basa pa ang balat.
Baking soda. Ang baking soda ay mayroong antifungal properties at ayon sa mga research, epektibo itong gamot para sa fungal skin conditions na nagiging sanhi ng pangangati ng balat. Just add 1/4 ng 1 cup ng baking soda sa maligamgam na tubig na ipapanligo. Maaari din na ihalo ang baking soda sa kaunting maligamgam na tubig para makagawa ng paste at pwede itong ipahid directly sa nangangating balat. Antihistamines. Ang histamines ay ang mga chemical sa katawan natin na dahilan ng pagkakaroon ng sintomas ng allergies. Kasama na dito ang pangangati. At ang antihistamine ay common treatment para sa allergic reactions. Madalas sa mga antihistamine drugs ay nakakaantok, kaya mainam itong gamitin bago matulog. Sa isang pag-aaral naman na ginawa, nare-rekomenda nila ang paggamit ng antihistamine creams na pinapahid directly sa makating balat para maiwasan ang side effects ng oral antihistamine. Hydrocortisone. Ang paggamit ng anti-itch creams ay isang epektibong paraan din para mawala ang pangangati. Maaring makabili nito over the counter sa mga butika. Ang hydrocortisone cream ay nakakatulong mawala ang inflammatory responses ng katawan at nakakatulong para mapakalma ang inflamed, itchy skin. Humidifier. Ang humidifier ay maaring makapagbigay ginhawa sa pangangati ng balat kung ito ay dahil sa sobrang init sa iyong bahay o lugar. Nagbibigay moisture kasi ang air humidifier sa hangin, kaya makakatulong ito para maging presko at hindi dry ang hangin sa paligid o sa loob ng iyong bahay. Bawasan ang stress o pag-aalala. Alam mo ba na ang stress o labis na pag-aalala ay nagpapalala ng pangangati? Maraming tao ang nagsasabi na epektibo ang mga techniques gaya ng counseling, acupuncture, meditation, at yoga para mabawasan ang stress at anxiety. Maligo every day. Kahit na nasa bahay lang, lalo ngayon, dapat maligo every day. Para sa may mga katikati sa balat, mas okay if maligamgam na tubig ang gagamitin sa pagligo. Maghalo ng kalahating cup ng Epsom salts, nabibili ito sa groceries, o kaya baking soda, o kaya oatmeal-based bath products like Aveeno. Gumamit ng mild cleansers or soaps gaya ng Cetaphil, Dove, or Olay. Iwasang maghilod ng malakas or matigas. Mild lang dapat. Huwag kamutin. Kahit gigil na gigil ka ng kamutin, pigilan mo ito dahil maaaring mas lumala pa ang kondisyon ng balat mo kapag nasugatan at na-infect ang inflamed at makatimong balat. Makakatulong ang pagtatakip sa makating area para hindi mo ito makamot. Magupit ka din ang kuko. At kung makakatulong, pwede ka ding magsuot ng gloves, lalo na sa gabi kapag natutulog ka. So, kailan na nga ba dapat magpatingin sa isang doktor or dermatologist? Madalas nagagamot o kaya umu-okay naman ang pangangati sa bahay sa pamamagitan ng mga home remedies gaya ng ating nabanggit kanina. However, kailangan ng isang tao na magpatingin sa doktor kung ang pangangati ay hindi nawawala at umaabot na ng mga 2 linggo. Kapag regular o madalas na nangyayari ang flare-ups or atake ng pangangati. Kapag ang pangangati ay may kasamang kakaibang rashes, bumps, o pamamaga. Kapag may mga sintomas ng infections, gaya ng pamumula ng apektadong balat, pamamaga, may lumalabas na tubig o liquid sa balat. At kapag ang pangangati ay nangyayari sa buong katawan. Ang mga ganitong sintomas kasi madalas ay indikasyon ng isang health issue na kailangan ng atensyong medikal. Kaya gaya ng aming sinasabi palagi, magpakonsulta sa isang dermatologist or doktor para malaman ang mga sanhi nito. Mas maagang malalaman ang sakit, mas madaling magagamot. Maraming salamat sa iyong panonood. Kung meron kang tips na alam paano makontrol o mawala ang katikati sa balat, pwede mo din ba itong i-share sa comment section sa ibaba?
Again, thank you for watching and please don't forget to subscribe sa aming channel. Stay safe and healthy. Have a great day!